Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Summer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano i-activate ang ating mobile key sa bagong BPI mobile app. Okay, so kung wala pa tayo nito, mag-install lang tayo guys. So punta lang tayo dito sa ating Play Store, then search natin BPI. Okay. So ito na yung bagong launch ni BPI na application. So ayan. So ito na yun siya guys. Okay, so ayan. Nin-update lang natin. Okay, so wait lang natin guys. So mag-install na tayo guys kasi ito na yung bagong BPI application. So ngayon, dito natin ngayon i-activate yung ating mobile key. Okay. So since hindi pa siya naka-activate dito, so i-activate natin ulit. Okay. So wait lang natin. So ito na yung bagong BPI guys. So kung wala pa kayo nito, install nyo lang sa inyong cellphone. Okay. So ayan, i-open lang natin. Then mag-login tayo through biometrics. Okay. So ayan. So ngayon dito tayo sa more. Then general settings. Okay, so ayan. So halos magkaparehas lang sila guys, pero may pagkakaiba lang sa kanyang features saka dito sa kanyang interface. So magkaiba sila nung unang BPI ng interface. So ayan. Then ngayon, as you can see dito sa security, hindi pa naka-activate yung ating mobile key ngayon. Okay, so ayan. So yan yung i-activate natin ngayon. So pindutin lang natin ito. Ayan. So basahin natin ito. Activate mobile key on this device. This will disable the mobile key in SM-A51-5F. Do you want to proceed? So madi-disable daw yung mobile key sa ating cellphone. So ngayon, yes lang tayo. Okay, so ayan. Activate mobile key for easier transaction. So ayan. So ang problema kasi pag hindi naka-activate itong ating mobile key, so hindi tayo makaka-transact ng transaction sa ating online mobile app. So like sending money or sa bills or di kaya sa pagbili ng load. So hindi tayo makaka-transact without activating this mobile key. Okay? So activate lang natin. Ayan. Then, nominate your PIN. So, ilalagay natin kung ano yung PIN na gagamitin natin. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. So, enter natin ulit. Okay. So, ayan. Then, to make sure it's you will ask for an OTP. So, magsisend sila ngayon ng OTP dito sa ating cellphone. At talagang tayo yung nag-activate ng ating mobile key. Okay. So, okay lang natin. Okay, so ayan na yung number natin. Then, yes, send me the code. Okay, so wait lang natin, guys. Okay, so ayun na. Then, i-copy lang natin. Then, i-paste lang natin dito. Then, confirm. Okay. Okay, so wait lang natin, guys. So, ang naiba lang dito, guys, is yung parang letters is lumaki na dito sa new mobile app. So, ayan. So, okay na siya, guys. So, naka-activate na siya. Okay. So, yes lang natin itong biometrics. Okay. So, ayan. As you can see, naka-green na siya, guys. So, ibig sabihin yan, activated na siya. So, pwede na tayo mag-transact like sending money. Or magbabayad tayo ng bills. Ayan. Or di kaya bibili tayo ng load. So lahat ng transactions natin guys, so kailangan natin i-activate itong mobile key para makatransact tayo. Okay. So ayan. Okay na siya guys. So ganun lang mag-activate ng mobile key sa bagong BPI mobile app. Okay. So ayan.
So, ganun lang kadali guys. So, again, sana makatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.